hindi na po natin dapat itong suportahan, di ba? Okay, ngayon naman, pakita ko naman po sa inyo itong mga angels ni ano ni Pastor Cubes, galit na galit kay PBBM. Ay, kay ano, kay Atty. Lisa at PBBM. Okay. Ito naman, next topic tayo. Magandang magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin ngayon itong mga Pacquiao Angels na galit po kay, BB, kay Atty. Lisa. Ha? Kakalad ka rin pa raw. Parang nahawa rito kay Atty. Glenn Chong na mananampal. Ito nga sabi rito ni, ano, ni Dada. Sabi ni Dada, ako naniniwala ako na kung saan pumupunta ang ulo, doon din napupunta ang katawan at buntot. Alam nyo, may sapak din. Sige nga, paghiwalayin mo nga yung ulo, yung takbo ng ulo, pakaliwa, tapos yung katawan at buntot, kakanan, o kaya papaitaas. hanip din naman ang logic nito, hindi ko maarok. Eto pa, hindi pa man namin nakikita si Pastor. Nakikita namin yung mga tao sa kingdom na maayos magsikilos, disente, maayos magsalita, talagang mga edukado at saka obedient, marispeto. Alam mo, hindi ko alam kung itong interview ito ni Dada, pagkatapos nilang ma-interview si Kibuloy, pagkatapos nilang maka-dining, di ba? Nandun sila, magkakaharap sila, in-interview pa nila Hindi pa raw nila nakikita si Pastor. Oy, pero yung sabi niya rito, no, maaayos magsikilos, mga ganon-ganon. Well, sabi pa niya, so kung yung mga miyembro ay ganon, likely or most likely, no, pinag-iba ng likely sa most likely, nakuha nila yun sa kanilang leader. Kung ano yung mga miyembro mo, sigurado yun ang disiplina mo. Yun din ang ipinapasa mo sa kanilang way of life. Na, alam mo, halatang binubudol ni Dada yung mga taga KOJC. Sinakibuloy eh. O, pakitingnan nyo ha. Sinasabi niya, maaayos ha. Tingnan nyo to. Uy, pasok! Yan na. Toot, 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 toot. Yan na. Followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon, ginagay mo si Pastor. Mm-hmm. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Hu. You are not worthy. Yes, man na si Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo kayo at asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal ang mga mukha ninyo. Grabe. Tapos, kami pa ang ano nyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Blood, sweat, and tears. Ano bang taon ko narinig yan kay Kibuloy? 90s pala naririnig ko sa kanya yan. Yung blood, sweat, and tears. Ano yan? The Palmolive Girls. Okay, so ito ho yung mga The Palmolive Girls, Miss Montreal. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Dito, oh. Anong dito? Diyan ho talaga dadamputin yung amo nyo. Tagal na naman hintay sa inyo. Tagal nyo. Tagal daw naghintay. Pag dumating ang mag-aaresto, anong gagawin nyo? Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung kang babae ka, butog ng tiyan mo, talad ka rin ka namin dyan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang first lady natin, Jezebel na, demonyo na. Jezebel. Hindi ko kasi yung Jezebel, may story sa Bible yan eh. Sorry, I forgot lang eh. Ano ba yung story ano about Jezebel. Pero something about the demon yan eh. It's a harlot. Yan. Kita nyo naman yung, sabi nga ni Dada, maaayos magsalita, magsikilos. O, di ba? O, ulitin natin yung mga tirada nitong Palmolive Girls. Ngayon, ginagay mo si Pastor.
Ngayon ginagawa na kami. Kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respect. Not worthy. Si Pastor Holiest Man na si Pastor, di ba? Holiest Man? Pero nawala ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha niyo? Kapal ang mga mukha ninyo. Grabe. Tapos, kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Daan muna kayo sa amin. Dito, patakay muna sa amin. Tagal na namin hinta sa inyo. Tagal niyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung ikang babae ka, nagbutog ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Oh, kita niyo na. Grabe, di ba? Oh, Attorney Glenchong, ano ba to? Dada. Akala ko ba eh kung ano yung dala ng pastor na asal, di ba? Na ipapasa sa way of life. Eh mukhang si Glenchong yata yung ano nito eh, pastor eh. Mananampal, eto naman. Siguro pagkasampal ni Glenchong, pak! Eto naman, takma ng ulo sa may kaladkad, ano? Di ba? At saka bakit ba pinanggigigilan nila yung tiyan ni Attorney Lisa? Di ba? Itong mga to, Mr. Joseph, ano ba naman ang mga utak ng mga to? Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacañang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Tulungan tayo, mga kababayan. Hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama tayo. Magsama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may... Amen. National... Amen agad eh. Hindi pa katapos yung sinasabi. Nalista tsaka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine mag-aalay si pastor ng buhay. Uy! Imagine mag-aalay ng buhay si pastor. Mga kababayan, let me cut that. You know? Kapag nag-aalay po ba ng buhay, ibig bang sabihin nun mamamatay? Kasi sa aking pagkakaintindi, kapag ka nag-aalay ng buhay, di ba? Iba ho kasi yung future, mag-aalay ng buhay. Diba? O, eh, sabi niya, eh, si pastor daw po, ano yun, mag-aalay ng buhay. O, ito. Nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Mm-hmm. Imagine mag-aalay si pastor ng buhay. O, mag-aalay ng buhay si Pastor Kibuloy. Nako. Kailan kaya? Sana ASAP. Para lang masave ang country natin. Tayo, tayo. Sunod tayo sa yapak, natin, sa yapak natin. Yan yung sinasabi nga po ni ano ni Brad Eli na nagpapakilala na na Kristo ng Davao. Yan si Kibuloy. So mag-aalay ng buhay para ano, ma-save, mailigtas ang ating bayan. Jesus Maria Joseph. Mahal na pastor kasi pure love ang ginagawa ni pastor yan, BBM na yan, mga traitor yan, walang mga asawa ibang ginagawa yan, yan mga yan. Binodo lang yan. Pilipinas. Diba? Ito nga eh, no? Tanong nga eh. Sige, papaano binudol ang Pilipinas? Sige nga, papaano trinaidor si Kibuloy? Sige nga, ano ba ginawa sa kanila nito ni PBBM? Diba? Si Kibuloy, nagka-problema kayo 2018, panahon ni Digong. Oh, anong ginawa ni Digong? Prinotektahan sila. Di ba? Todo protekta talaga. Oh, ni ang Amerika hindi nakaporma. Ngayon si PBBM, ganun din ang gusto nilang mangyari kasi protektahan sila. Di ba? Kaya nga isang barometro para masabi na kontrolado ng kanilang poon ni Kibuloy, si PBBM, isusundin nito yung disenyo ng administrasyon katulad ng kay Digong, kay Daddy Diggs. No. Eh, hindi nabanggit yung pinagkakakitaan nila dyan na, yung NTFL-CAC, yung War on Drugs na bloody, hindi nabanggit ni BBM yun sa first zona niya. Doon sila nagalit eh. Diba? Tapos etong mga hakbangin ng kaso laban kay Kibuloy doon sa Amerika, eh hindi kinukontra ni PBBM ang Amerika, bagkus inilapit ni PBBM uli ang Pilipinas sa Amerika. Eh ang interest ng kanilang pastor ay China. 'Di ba? Oh, at saka doon pa nang gagaling yung mga gamit diyan sa kanyang kingdom. Sabi ni Kibuloy yun, nagbabayad siya ng buwis. Salamat.
Diba? So hindi po kasi nila hindi po kasi sinusuportahan ni PBBM yung kanilang pastor. Hindi po, sa madaling salita, hindi kinukonsinte. Yun ang gusto nila eh, konsintihin. Paniwala nila sa sarili nila, ito ay may utang na loob. Aba, kung si PBBM po ay kukonsintihin si Kiboloy, mga kababayan, hindi ho ko mangingiming i-call out ang president natin. Alam nyo naman, kino-call out ko ang presidente natin dahil sa patuloy na pagsasabi niya na walang jurisdiction dito ang ICC. Na siya namang nagpapalaki ng ulo ni Digong. Diba? Totoo namang walang jurisdiction. Diba? Pero ang realidad nito, pag sinasabi niya yon, lalong lumalaki ang ulo ni Digong. Eh dapat, sabihin ni PBBM, walang jurisdiction ng ICC, pero pwede na kayong pumasok at malaya kayong mag-investigate. Ipatawag yung mga kailangang ipatawag. You will have the full assistance of this administration. Yun ang pinakamaganda. O, Rito Kiano, Kiki Buloy, ganun din. Di ba? Abusado tong mga to eh. Hindi porkit in-endorse. O, sila na naman ang dumikit eh. Kay BBM nung campaign period eh. O, tapos sasabihin nila, eh, walang utang na loob. Kaya nanalo. Dahil sa SMNI. Kaya nakilala si BBM. SMNI lamang, si Pastor lamang, ang trumato ng tama kay PBBM. Eh kahit naman walang SMNI, most awaited candidate nga yan si BBM, yung kanyang candidacy, matagal nang inaabangan yan. Mula pa, sabi nga nung iba eh, mula pa nung 1986 na nawala sila, inaabangan na sila na makabalik, hindi lang sa bansa, maging sa pwesto sa gobyerno. Di ba? Eh bakit daw natalo noong 2016? Bakit? Alam ba natin ang kalooban ng Ama sa Langit? Eh baka ang kalooban niya talaga, eh hindi ka pang vice president. At baka ikaw ay muramurahin at sirain ka lamang ni Digong. Di ba nangyari kay Lenny Robredo? O, na hindi niya makontrol, na mapasayaw sa kanyang mga gusto, ano nangyari? Ayun, wasak si Lenny Robredo. O. Ito mga lokong ito eh. Diba? Kaya nga eh, kalooban ng Diyos na si BBM ang maging presidente. O, tingnan nyo naman. Diba? Halos dinoble ang boto ni Digong. Sige, Pacquiao Girls. Ay ano, Palmolive Girls. Lahat tayo mga kababayan, resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Matindi, diba? O, eto ngayon yung kanilang amo. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. Wow! O, sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Sinungaling eh, talaga eh, no? Sinungaling eh. Ah. Meron akong itatanong sa inyo, mga kababayan. Sino ang nakakaalala ng istorya ni Hob? Diba? Sino nakakaalala pong istorya ni Hob? Hindi ba tinanong ng Diyos minsan? Hindi, tanongin ko kayo. Sino yung tinanong dito ng Diyos Ama? Ni Yahweh? O ni Jehovah? Yung YHWH? Yod-Heh-Vav-Heh. Wala kasi saktong bigkas ang pangalan niya. Sino po ang tinanong ng ating Diyos Ama na tinanong niya, oh, ikaw, where have you been? Sabi niya. Diba? Sa istorya ni Hob yan eh. Ngayon, sagot po ng kausap niya, siguro, eh, busy pa, gala-gala. Layas eh. Sumagot ngayon itong tinanong ng Diyos. Sabi niya, tinanong eh, hey you, where have you been? Sabi niya. Sabi ngayon itong sumagot, I've been there, back and forth. Diba? Si Job. Sino yon? Sino yung sumagot doon? Na sinabi niya, ako, nagparuot pa rito. Diba? Pabalik-balik. Demonyo, diba? Tama, Judith. Lily, tama. Si Satanas. So, tanungin ko rin po kayo ulit. Si Jesus Christ po ba, nagpabalik-balik dito sa langit tapos sa lupa? Matanong ko lang.
Nagpabalik-balik ba? Kasi wala ho akong nabasa na nagpabalik-balik siya. Diba? Kasi ang nabasa ko diyan, pagkatapos niyang mabuhay na mabuhay, hindi ba ta bilang pinaka pangunahing anghel, pinaka makinag na anghel, isinugo siya ng Ama at naging isang tao. 'Di ba? 'Yun ang unang pagkakasugo sa kanya rito. Sa kanyo ng katawan ng isang tao, ha, hindi yung bilang isang arkanghel na gumagalaw nung araw sa Old Testament. So, nung siya po ay napatay at nabuhay uli, hindi ho siya umakit ng langit agad. Di ba? He wandered around. 40 days sa tayo on. Tama. Tapos, saka siya nagpakita sa mga alagad. Yun pa nga yung naglakad siya sa tubig eh. Yung kay Tomas. Di ba? Namibutas yung kamay niya rito. Oh. Pero ho ito, nung umakit na po siya sa kaluwalhatian ng Ama, bumaba pa ba uli rito? Hindi na, di ba? Kailan ang pagbalik rito uli niya? On, ano yon? Sa ano na? Sa tawag dito, yung second coming na. Di ba? Doon na. Oh, pero ito si Kibuloy, humatindi. Nagpabalik-balik. Pabalik-balik siya doon. Oh. Binodo lang. BBM! Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O, sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Wow! Ang doorknob ko doon, diamond. Alam niyo, 80s, no, late 80s. I don't know, late 80s. Tama, late 80s and early 90s. Yan ho ay talamak sa pangangaral ng mga Pentecostal-based pastors. Okay? Yung doorknob na ginto, diamante, diamond, yung mga yung lalakaran mo doon. Ewan ko ba kung bakit naging panilaw nila yan sa mga inaakay nila na umanib sa pagiging born again Christian. Maririnig ko yan sa kahit kanino sa kanila. Yan, pang-akit. Ito namang mga tao, palakpakan. Ako naman, naglalaro utak ko nun. Nangaral sa amin si Kibuloy nun eh. Yan din ang sinasabi niya nun. Sabi niya, lagi nakaputi yan eh. Sabi niya, nung binanggit niya yan, na ganyan daw yung doorknob sa langit, diamante, ganyan, diamond, ganon. Ako naman naisip ko, tsaka ng tatay ko, pilosopo kami mag-ama eh. Paano niya nalaman? Kailan ho ba nangyari yung kanyang pangitain daw? Diba? Yung sinasabi ko po sa inyo, ha? Ano yan, mga bandang 1988? Oh, 86 kasi ako naging born again Christian. So, mga 88 ito. Grade 6 ako. Tama, grade 6 ako noon. Oh, noong nai-invite namin siya. Kasi ganyan lagi yung mga pangaral nila. Kahit na sinong Pentecostal pastor na ma-invite namin, ganyan lagi. Diba? Kaya sabi ng papa ko, hindi kaya demonyo itong bisita na ni pastor? Kasi nakapabalik-balik na siya ng kalangitan yata, nakita niya na yung kanyang yung langit, yung doorknob ng langit. 'Di ba? Naitanong pa ng tatay ko, nahawakan niya, paano kaya niya hinahawakan 'yun? Yung doorknob. Ay nako. Diamond. Wow. Diamond. I am now the owner of the earth. Ito pa matindi. Meron hong isang talata dyan sa Biblia na binabanggit doon. Ito ho yung insidente ng si Jesus, si Jesus. No, si Jesus, Joshua. Nagsisimula na po siya ng kanyang ministry during his 40 days yata yun na absolute fasting. Ngayon, siya ho ay tinukso ng demonyo, ng diablo. Ang sabi sa kanya, di ba nilagay siya sa pinaka mataas na lugar at ipinakita sa kanya ang mga magagandang mga lungsod dito sa planet Earth, dito sa Terra Erto. Anong sabi? Akin lahat ng yan. At kung magpapatira pa ka sa aking harapan, ibig sabihin, sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Di ba?
Demonyo po nagsabi noon, kanya raw po 'yun. Tapos ngayon may nagsasalita po na Kristo ng Davao. Doon, diamond. 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 Nakilig sa diamond. I am now the owner of the earth. Wow. I am now the owner of the world. Well, now I am the champion of the world. Magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Ay nako. Pero ito lang, balikan natin itong sinabi ni ano ni Boss Dada sa mga Palmolive Girls. Eh, hindi po ito umaakma. Nang sabi niya, eh, naniniwala daw siya no, kung saan na po pumupunta ang ulo, kabuntot, ang katawan at ang buntot nito. Okay, I agree. Yan. At saka sabi niya, kahit hindi pa naman daw nila nakikita nung si Kibuloy, eh nakikita naman nila yung maayos yung mga tao ron sa kanilang mga kilo, sa kanilang mga gawi. Pero dito naman, etong mga Palmolive Girls, eh, galit na galit kay Attorney Lisa at Ngayon. Si Pastor Kibuloy. Ngayon, ginagay mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Kala ko birthday, worthy pala. Si Pastor, di ba? Amen. Pero, holiest man daw yun, holiest man. Ibig sabihin eh, pinakabanal na. Grabe. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademon yung ginagawa. So, eto kung holiest man yun, bakit hindi niya kayang respetuhin ang pamahalaan sa lupa? Ha? Dahil alam niyo, sabi niya kasi, eh, kahit pa naman na ako ang may-ari ng mundo, kahit ako pa ang son of God, appointed nga lang niya, sarili niya. Kasi siya rin yung ama daw eh. Eh, subject pa din naman ako ng batas ng tao. Diba? Sinabi niya yun. Then why not respect? Diba? Why not respect? Ninyo kayong mag-asawa. The government. Kapal ang mga mukha niyo. Kapal ang mga mukha niyo. Grabe. Tapos kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami. Ah, ito pala si Dugo. Ito si Pawis at si Lusa. Ah, si Lusa. Si Lusak. Si Luha. Okay? Yan pala yung tatlong Palmolive Girls. Si Dugo, si Blood, si Sweat, at saka si, ano, si Tears. Alright? Mismo, hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Daan muna kayo sa amin. Dito, oh. Punta kayo muna sa amin. Tagal na maghinta sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung kang babae ka, nagbutod ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Kaya mga, mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacañang. Ang first lady natin, Jezebel na, demonyo na. Tulungan tayo, wala mga kababayan. Na po, hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama tayo. Alam, si Pastor ang totoong may nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine mag-aalay si Pastor ng buhay para lang ma-save ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak, sa yapak kababayan. Mahal na Pastor, kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan, BBM na yan, mga traitor yan, walang mga asawa ibang ginagawa niya, yan, mga yan. Binodo lang Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan, resign BBM! Resign BBM! Resign! Hoy, sabi nga rito ni Vilma Vergara, si Jesus nga nagpunta sa korte at tinanggap ang hatol sa kanya. Totoo po 'yan, 'di ba? Oh, walang ano, walang palakasan system. Hindi siya nag-claim na ano na, uy, galing ako ng langit. Uy, ano ko lang 'to, scripted ito. Hindi gumanon 'yun. Bagamat meron pong bahagi na umira lang pagiging tao niya na yung lumuha siya ng dugo. 'Di ba? Yung talagang nanginginig yung laman niya na nagmamakaawa siya sa ama na mangyari sana na alisin sa kanya ang sarong ito. Dahil nakikita niya eh kung ano yung mga hirap na kanyang pagdadaanan, yung kanyang babatihin, sabi nga, na pagdurusa sa kamay ng tao na hindi naman niya deserve. Pero anong magagawa? Eh talagang ganun ang papel niya para sa San Sinukob. Di ba? Pero itong nagpapakilala ng Kristo at siya rin ang ama ng Davao, may baliktad. Ngayon, kinakalaban ng ating pamahalaan. Diba? Si Risa Ontiveros ang kalaban nila, ang binabanatan si BBM. Ay nako. Eh, ewan. Maliwanag lang po talaga sa sikat ng araw, itong
mga itong Palmolive Girls nila, eh mukhang hindi totoo yung sinabi ni Boss Dada na mga matitino. Alright, next topic